Nice one. Gagang kay Kumis. Na si Padre Damaso. Hello guys, good morning! Ayan, we are back reacting to Maria Clara de Ibarra. Today is gonna be for episode 62, for Tuesday's episode. And excited ako dahil sobrang grabe na yung mga nagaganap talaga. And bago ang lahat, of course, meron tayong mga shoutouts from yesterday's video. And ang una sa listahan, wow! This is from Nina or Nina Padilla. Sabi niya, Tia Isabel is the biggest surprise in this episode. Character development indeed. Correct yan. Actually, marami nag-comment din kahapon talaga na yung moment ni Maria Clara at ni Tia Isabel ay nakakaiyak. And doon natin na-realize bakit ganun si Tia Isabel, bakit ganun na lang siya makaprotect kay Maria Clara. And ang sad pala ng story niya na sinunod niya gusto ng tatay niya na hindi mapakasalan yung gusto niya talaga. And then eventually, she ended up na nagsisisi and she doesn't want that to happen to Maria Clara. And nakakalungkot, nakakaiyak. Okay, so next comment natin is from Rogs Salita. Sabi ni Rogs, Hi Nephi, I would just like to greet you. Happy holidays, thank you. And may your heart and home be filled with all the joys in the festive season spring. Thank you so much. I keep watching your uploaded videos. God bless always. Thank you, Rogs Salita or Salita, for this beautiful greeting. And kayo din, sana ma-enjoy nyo yung holiday. Keep safe. Okay, next comment natin is from Pretty Angel. Wow, sabi niya, yung story pala ni Tia Isabel ay sobrang nakakalungkot, omsing, at nakakatawa. Yung team Filay, yung nasa isip ni Clay. Hahaha. Be safe po, Kuya Nephi. Nag-aabang po kami, mga taga-Bicol. Wow, mga taga-Bicol. Shoutout sa inyo dyan sa Bicol. Maraming salamat for watching our reaction video for Maria Clara de Ibarra. And I think we are ready na for today's video, episode 62. And today is actually Wednesday already. Morning ko na na-record to and medyo busy talaga meeting up with friends and family. But anyway guys, I'm super excited, so without further ado, let's go check this out. Ready? Go! Sa gusto man ng ninong mo o sa hindi, ihahanda ko na ang pamamanhigan ko. Formal ko nang hihingin mo yung kamay sa iyong mama nang sa kayo na yung makasal na tayo. Maaaring ba yun, Maria? Walang pagtutumangking oo. Hindi ho ako makapapayag na magpakasal sa taong ibig niya. Si Krisosto mo lamang ho ang aking nais. Hayaan mo bang mawasak din ako? Katulad ng ama ni Krisosto mo? Hindi ho, Papa. Kaya huwag ka na magmatigas pa. Putulin mo na ugnayan natin kay Krisosto mo Ibarra. Talaga, sir? May iba silang nirereto kay Senyorita Maria Clara? Sang Espanyol. Napalagay ko ay kamag-anak yata nila Doña Victorina. Mabuti na lamang at dumating ako doon nang nalaman nilang lahat na tinanggal na ang aking ex-komunikasyon. Laking pahiya siguro ni Padre Damaso, no, sir? Binawi niyang pinataw nating parusa na ex-komunikasyon sa mistisong hangal na yon. Hindi ako makapapayag na maging esposa si Maria ng anak ni Rafael Ibarra. Hindi na po, payag na kayo na ipaglama ko si Kisosto mo. Nais ko lamang ay lumigaya ka. Isang lihim sa tunay na pagkatao ni Maria. Kaya pa kaya ipagtanggol ni Maria si Krisosto mo kung ang kapalit ay ang kaligtasang ng kanyang mga bande? Saan to? Sa pamamanhigan niya? Sorry po. Kanina ko pa po kasi hinahanap si Mang Adong, kaya lang hindi ko siya makita eh. Wala po ba siya? Inutusan ko siyang asikasuhin ang mga ihahanda sa pamamanhikan ko kina Maria Clara. Pukang event po ba? Isang salo-salo na may musika ang hatid ko sa pamamanhikan. At bukod pa riyan ang mga inihanda kong handog na regalo para sa pamilya ng aking minamahal. Sir, paano po kung hindi pa rin pumayag si Don Captain Jaco? Lalo na kung magpapa-apekto siya doon kay Padre Damaso.
Hanggat karamay ko si Maria Clara sa pakikipaglaban sa pag-ibig na to, handa akong itaya ang lahat. Mapa-oo ko lamang si Don Tiago. Alam mo, sir, hanga ako sa inyo ni Maria Clara dahil pinaglalaban niyo yung pag-ibig niyo para sa isa't isa. Natapos ko lang basahin. Ang wish ko po ay sana happy ending kayo ni Maria Clara. Sana nga. Sana nga. At sana ay matagpuan mo rin ang lalaking tunay na iibig sa'yo at iibigin. Ang sin. Lo. Ito na yun! Hindi naman yung maawit yata sa labas? Ah, maawit ba siya? Sorry! Medyo monotonic siya dito. Alam ko sinasadya niya kasi for sure marunong siya kumanta. I heard him sing na. Mula nung una tayo nakita, batid ko ay pag-uunawa. Binibining Clay, tila ikaw ay hinaharanan ng aking amigo. At ang tupad na yata agad ang aking kahilingan. Nariyan na ang umiibig sa'yo. Ang ating binahagi, kaya naway ang awiting kong ito'y mapalitan ng sorry, wala sa tao na si Fidel. Ang ating samahan at ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Binibining Clay. Tama na, Sir Fidel. Ang sakit sa tenga. Tama na. Tama na po. Paumanhin, Binibining Clay. Amigo! Ang kilig talaga, grabe. Magandang gabi sa'yo. Maaari ba akong pumasok sa iyong tahanan? Lagod. Hindi. Inaantok na kami eh. Hindi na pwede. Oo. Umuwi ka na. Good night. Good night. Ang binuwi, gagi. Uy, gawawa naman si Fidel. Nag-effort pa naman. Hindi ba't sinabi ko sa inyo na isabay niyo ang inyong pagigitara sa aking tono ng boses? Ano yung palipinan niyo? Nainis ang binibini dahil sa inyo. Wow! Kung sila isa na kayo, diba, hindi ko pa akong bayaran. Hindi pa akong kumain yun. Sinisi din sa mga nagigitara. Love trip to si Medellin. Gagi! Ano yung to? Amigo, batid kong ikaw ay may lihim ng pagtingin kay Binibining Clay, ngunit hindi ko akalain na magagawa mo pala siyang haranahin. Amigo, kailangan ko siyang sayuin. Lalo na't mahuli namin pagkikita ay meron akong pagkakasala sa kanya. Amigo, lo siento. Hindi ako humingi ng permiso sa'yo. May balak pala akong umakit ng ligaw sa iyong kaibigan. Hindi mo naman kailangan humingi ng permiso, amigo. Malaya kang suyuin siya kung nais mo. Ngunit isa lang sana ang hihilingin ko sa'yo. Ano yun, amigo? Huwag mo lang sanang paglalaruan at sasaktan si Binibining Clay. Chicks boy ito eh, di ba? At alam kong bantog ka sa mga kababaihan. Amigo, nagbago na ako. Tunay ang aking naramdaman. Sa dalagang mas matalas pa sa kutsilyo ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sa plano yun, ibatid kong meron siyang napakabuting puso at kakaibang abilidad at talino na yung
hindi mo mahanap sa kahit sino mang babae dito. Kaya bakit ko siya lulukohin? Baka ako pa ngayon sakta nung matapang na babae na yun. Bueno, isa lang ang may papayo ko sa'yo. Ay huwag mo lang susukuhan si Pilipinang Kay. Gaya ng hindi mo pagsuka kay Maria Clara, amigo. Nangako ako. Nice one! Gagi ang gig ko, Vincent! Yung music pa, oh. Mas na yung David niya. Oh, ganun na mas na yung David ka ako naman. Making change pa. Hindi ako tong song na to, actually. Tayo, gusto na mamaya din. Salamat, Binibini. Gracias. Napakapalag mo pa rin, Ginoo. At meron kang mga makapangyarihang mga kaibigan na handang tumulong sa inyo. Makakaasa pa rin ba ang mga Indio sa maayos na paraan na sinasabi ninyo o kayo ang makikinabang? Hanggang kailan ninyo magagamit ang iilang hibla na umuugnay sa inyo sa mananakop? Hindi gaya namin tinatawag nilang Indio. Wala kaming kapitang general o arsobispong may hingihan ng saklolo. Gaya na lamang si Sisa ng kanyang mga anak. Oo, kaya nga nila. Alam mo bang bumalik na rito sa San Diego ang asawa ni Sisa? Pedro ang aking ngalan. Asawa ko sina Sisa at ama naman ako ni na Crispin at Basilio. Talaga po? Kamusta ho siya? Nagwala ho ba? Dahil sa sinapit ng pamilya niya? Tila wala na siyang pakialam sa kanila. At imbis na pag-aalala, siya pa ay nanghingi sa akin ng salapi na tila ba hindi pa sapat ang mga naitulong natin sa kanya. Sir, sa tingin niyo po ba sapat na ang tulong na naibigay natin kay na Ate Sisa? Hindi katanggap-tanggap na nilalang ang isang nilalang, lalo na't mas mahalaga sa kanya ang bisyo kaysa sa kanyang kaawa-awang pamilya. Batid mo bang lulong si Pedro sa pagsasabong? Abay, bumili pa ng tandang kahapon. At tila hindi alintana ang naganap sa kanyang mag-iina. Kataka-taka kung saan siya kumuha ng kwartang pambili ng tandang. Walang galang na, Clarita. Ngunit, saan ba talaga tayo paparoon? Bakit tila hindi kaya ta nagpaalam sa iyong papa bago siya lumisan? Huwag kang maingay at baka may makarinig pa sa iyo. Habang ang papa ay nasa sabungan pa at ang tiya naman ay may pagpupulong sa pagtatapos ng fiesta, pupuntahan natin ang aking mga amiga. Walang dapat makaalam na paparoon tayo kay Crisostomo. Sus Mario, Sir Clarita! Tiyak na kagagalitan ka ng iyong ama. Hindi maaari, bumalik na tayo. Anting! Paparoon tayo sa kanila upang pag-usapan ang pamamanhigan ni Crisostomo. Pamamanhigan ng Senyor? Pero... Ni hindi ka magre-reklamo, hindi ka magsusumbong. Entiendes? Halika na. Senyorita Clarita, may nag-aarap po sa inyo. Magandang umaga po, Senyorita Maria. Kasamahan po ako ni Renato sa simbahan. Ipinapasundo po kayo ng kura. Pakisabi na lamang kay Fray Lisalvi na may mahalaga kami paroroonan. Kaya sa ibang araw na lang kami mag-usap. Andeng? Paumanhin po. Ngunit lubang mahalaga raw po ang pakay niya sa inyo, Senyorita. Kaya't kabilin-bilinan ng kura na maihatid agad kita sa kanya. Lalo na tungkol raw po ito kay Senyor Crisostomo Ibarra. Hmm.
Laganap pa rin pala ang sugal dito sa San Diego. At hinahayaan lang ito ng mga fraile. Paano masasaway eh? Malaking magbayad ng tributo ang mga nagpapatakbo ng sabungan. Ang bayan nating ito ay ginawa nilang malaking negosyo ng pinagkakakitaan ng mga tayo para tuloy tayong mga animal na ipinapastol upang katayin at hiyain sa lapag. Masama na talaga ang mga kaganapan dito sa bayan natin. Lalo na't sa mga kasawi ang nabunga ng mga kasamaan, fraile, na tila ba isang malalang kanser na hindi na kayang gamutin pa. Anumang tibay ng pusong sawi, pero nagmamahal pa rin. Ang dapat suriin ay kung sasapat kaya ito para malunasan ang kanser ng bayan ito. Ang tanong ko sa'yo ay ito. Ikaw ba'y ang doktor na tutulong na gumaling ang San Diego? O gaya ka rin ng mga ibang mayayaman diyan na magpipikit mata na lamang? Matanong ko lang, sir, hindi po ba part ng pangarap nyo para sa San Diego ang alisin ang injustices at cruelty ng mga fraile at gwardiya sibil laban sa sarili nating kalahe? Paalam, Ginoo. Binibini. Sir, sa totoo lang, napaisip po ako sa usapan nyo kanina ni Peloso Potasio tungkol sa cancer-cancer ng bayang ito. Ewan ko ba? Sa mundong to, hindi na yata talaga mawawala yan. Kaya old world, new world, lumang panahon, bagong panahon, hindi na mawawala ang corruption and abuses ng mga powerful na tao. Pero ayoko pa rin maniwala sa sinabi sa akin ni Mr. Torres noon. Itong sasabihin ko, huwag mong kakalimutan. Walang pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan nito. Maging ako din ang inapapaisip sa mga sinabi niya. Ni Mr. Torres? No. Ni Piloso Potasio? No. And may I say that... Isang taon ba sila? I also feel guilty. Bakit po? Isa ako sa mga tinuruan ni Piloso Potasio. Ngunit ako lamang ay nagbulag-bulagan sa masasamang gawain ng mga taong ngayon ay kinasusuklaman ako. Pinilit kong palagpasin ang mga baluktot na gawain ng mga fraile ni Pate Damaso, lalo na't siya ay ninong ng aking nobya. Sinubukan kong gawin ang sinabi mo. Sinubukan kong lumaban ng kaunti, ngunit hindi pa rin ito sapat. At ano lamang ang aking napala. Dalo lamang ako ginigipit ng mga fraile. Nilalayo nila sa akin ng mga tao at mga bagay na mahalaga sa akin. Ang aking ama. Eskwelahan. Si Maria. Oo nga, sir. Yun din ang pinagtataka ko eh. Sobrang agitated sa inyo ni Padre Damaso pagpatungkol kay Senyorita Maria Clara. May connection yung dalawang yan. Hindi ko lang maalala kung ano. Kasi hindi naman ako nakikinig sa lecture nung teacher ko dati nung high school kami. Tsaka nung college kami nung pinag-aaralan namin. Andam ko na naman sinabi. Bibig ko na naman. Pinsan tuloy yung naiisip ko na kagaya ka rin nila. Ni Aling Sisa lalo na tuluyan ang nawala ng kanyang sarili. O di kaya isang nilalang galing sa ibang mundo. Pero sir, mabalik ako.
curious talaga ako eh. Bakit ba sobrang pakailamero na lang ng Padre Damaso na yan sa buhay ng dalawa ni Senorita Maria Clara? Yan yung nalaman ni Mara Papa at Kasal. Yan yung nalaman naman ko. Speaking of... Maria, mabuti naman at napaunlakan mo ang aking imbitasyon. Maaari mo na kaming iwanan. Maria, ang ating pag-uusapan ay hindi dapat marinig ng ibang tao. Kaya pwede, sa labas ka na lang maghintay. Manok yan na yun. Muy buena. Muy buena. Bueno, padre. Ano ho ang kailangan natin pag-usapan? Buenos dias. Maupo kayo. Maupo. Eta, magpasok ko nga dito ng maiinom. Ano't naparito nga, senyor? Narito po ako, tiyo, upang magpaalam sa inyo. Kung maaari po sana akong bumalik sa ibang araw upang formal na hingin ang kamay ng iyong anak na sa kayo na makasal na po kami. Ah, tila imposible yata yung ninanais mo, iho. Krisostomo, kahit na natanggal pa ang excommunication mo, may hidwaan na kayo ng fraile. Kung ipakakasal ko sa iyo si Maria, di at atila ito'y pahihwating na ako'y pumapanik sa iyo. Ngunit, tiyo, arsobispo na po mismo nagbigay ng husga. At sinabing walang dahilan kung bakit kailangan akong maging kalaban ng mga fraile dito sa San Diego. Tama. Hello po. Ah, bakit po, mas nakatataas po ba mga fraile rito kaysa sa arsobispo? Eh, pinuno po nila yun, di ba? Manahimik ka, babae. At huwag ka makisaw-saw sa usapan kung hindi ka kasali. Maria, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Batid kong may mga itinatago kang mga liham ni Crisostomo Ibarra. Nais ko makuha yun sa'yo. At bakit yun naman ho hinahangad ang mga liham ni Crisostomo? Ibig ko itong mabasa, Maria. Nang sa gayoy, matitiyak kong wala itong nilalaman ng mga mensahe o kaisipan na lumalabag sa batas ng Diyos o kaya sa pamahalaan ng Espanya. Para na rin ito sa iyong kapakanan, Maria. Ang mga sulat na iyon ay naglalaman lamang ng mga salita ng pag-ibig para sa kanyang nobya, Padre. Wala ho kayong makikita o mababasa na kahit ano ay kakasira ni Crisostomo. Kaya perdoname, sa tingin ko ay wala na tayong dapat pag-usapan pa. Adios, Padre. Esperar. Un momento. Paano kung sabihin ko sa'yo na may hawak akong liham ng iyong ina para kay Padre Damaso? Liham na magdadala ng isang malaking kahihiyan para sa iyong ninong at para sa iyong ama. Paano ang kahihiyan, Padre? Kahihiyan na magdudulot ng isang malaking iskandalo para sa iyong pamilya. Pamilyang pinagkaingat-ingatan ng iyong ama-amahan. Ama-amahan? Si Maria. Pagkat ang nilalaman ng liham na ito, hindi si Kapitan Tiago ang iyong tunay na ama.
ang iyong tunay na ama ay walang iba kung hindi ang iyong pinakamamahal na nino na si Padre Damaso. Kung makita yung bastos na yun, nakawan ba naman ako ng halik? Kung nagawa niya ang kalapastangan na yun, ay nararapat lamang nabigyan kanya ng katarungan. Correct! At sa lalong madaling panahon, ay nararapat lamang na ikaw ay kanyang pakasalanan. Kasal na hindi ko tatanggihan. Sayang nga lang mga namatay ng maaga ang aking asawa. Di akong pagmamalaki niya ang aming anak. At napalaki natin siyang magalang at reliyosa. Senyor, may nagahanap po sa inyo. Sino daw? Gandang araw sa inyo, senyor. Kaibigan mo ako. Pwede mong sabihin sa akin kung bakit ka nagkakaganyan. Bakit ka ba umiiyak? Oh my gosh. Ito na nga, guys, ang simula ng matinding mga kaganapan talaga. Grabe yun, ang goosebumps ko, pabalik-balik siya. So, nalaman na ni Maria Clara na hindi niya tunay na ama si Kapitan Tiago at ang tunay niyang ama ay si Damaso. Isa sa mga, ano talaga dito, pinamumuhian ng lahat. Maging siya, alam na niya na hindi mabuting tao si Damaso. So, grabe to. And ayaw ko lang kung nalaman din niya na pinilit or parang ginahasa yung nanay niya, di ba, ni Damaso. At ang bunga ng ganong pangyayari ay si Maria Clara. Masakit yun, ha? Sobrang masakit yun sa part ni Maria Clara. At sana nga, hindi ko alam paano maayos to eh. Nakakabaliw siya isipin. So, kinakabahan ako sa mangyayari. And grabe din yung pambalance nila dito. Ang galing talaga ng mga writers. Yung pambalance nila is yung love story ni Clay ni Fidel na umuusbong habang nangyayari itong mga ganito. So, napakaganda, napakatalino ng pag-insert ng story ni Clyde Fidel dito. And yun nga, magpapakasal na sila in-offer ni Fidel. Pero ewan ko na kung papayag si Clyde kasi alam niya na hindi niya mundo to. So, tingnan natin guys. Bukas Wednesday pa lang. Today is Wednesday. So, gagawa tayo ng reaction for today's video din. For today's episode. Tingnan natin ang mga kaganapan. So, yan. There you go. Thank you so much for watching this with me. Shout out once again sa mga friends natin na palaging nanonood ng reaction videos natin. Maraming salamat. And I hope to see all of you guys in my next video tomorrow. Bye.